Hello to everyone! Good morning po mga ka-faith! Nawa ay maayos ang inyong tulog at masaya ang inyong pagising. Today, pag-uusapan po natin, Stewardship of Creation. Huwag po kayong aalis, stay until the end. Ready na po ba ang inyong pen, notebook, and Bible ninyo? Marami na lang po tayong matututunan sa buong week na ito. Dito lang po yan sa si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Ako pa rin po ang inyong Diakonisa, Irene Lagait-Bioya. I'm your devotional leader for today! Take shelter
tayo po ay sumandaling manalangin. Papuri at pasasalamat sa iyo, Ama, sa napakagandang umagang muli na ibinigay mo po sa amin. Salamat po sa buhay, kalakasan at pagkakataon na kami po'y muling magsasama-sama upang muli ay pag-aralan ng iyong salita, makarinig ng mensahe ng buhay na siyang magagamit po namin sa araw na ito at sa mga araw pang darating sa aming buhay. Panginoon, samahan mo po kami at patnubayan. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa amin. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang title po ng ating message for this morning, Ikaw ay Mabuting Katiwala. Ang text po natin ay mula sa Genesis chapter 2, verse 15 o sa Genesis kabanatang 2, talatang 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. We're done sa mga topics about stewardship of time, talents, and treasure. Now and next Monday, we will talk about naman stewardship of creation. It means babalikan natin ng kaunti ang pangyayari sa creation story at kung kanino ito ipinagkatiwala upang makita nating muli ang kahalagahan ng kanyang mga nilikha. First day, He created light. He separated the light from the darkness. And second day, He made the sky. Third day, He separated the land from the waters and called them earth and seas. Kasama narito ang iba't ibang klase ng mga halaman. In fourth day, God created two great light, the sun and the moon. Fifth day, God made the birds and fish. Sixth day, He made all the animals on earth, and He made man. After God completed the creation, He saw that it was very good. Pansinin natin yung effort na si Lord na pagkalikha ng mga ito. Sinigurado niyang kumpleto at mapapansin mo, planadong-planado niyang lahat ito. Matapos niyang likhain ang lahat, inilagay niya ang tao sa halamanan. At di lang niya ito sinabi, magkaroon ng tao sa mundo. No, kumuha siya ng lupa o luwad, inihugis itong parang tao, then hiningahan niya at sinabing, gawin natin ito in our own image. Wow! Praises to our God at hindi niya hinayaang mag-isa ito. Pinagkalooban pa niya ito ng makakasama dahil nalulungkot siya. Hindi pa itong higit na nakaka-amaze. Binigyan din niya ang tao ng pamamahala dito. Sabi ng ating teksto, inilagay ng Panginoon Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. God has a purpose kung bakit tayo naririto. Napakaganda ng kanyang nilikha, ang mundo, ang tao, ngunit sa panahon nating ito, nasisira na ang mundo. Hindi na balanse ang lahat. May damage na ang ating ozone layer. Pinoprotektahan tayo nito mula sa nakakapinsalang ultraviolet na radiation ng araw. Nang dahil sa sobrang dami ng chlorofluorocarbons na nanggagaling sa kemikal na sumisira ng matindi. Then we have climate change. Nang dahil sa carbon emission from fossil fuels, kaya tayo nagkakaroon ng global warming and climate change. It may cause weather patterns to be less predictable. Nagkakaroon na ng unexpected weather patterns at dahil dyan, mahirap ma-maintain at magpatubo ng mga crops sa lugar ng mga, dapat doon mabubuhay yung mga crops na yon. Pero ngayon ay nababago na. Then ilog at dagat ay nasisira na rin ng mga basura. Bunga nito ay dumudumi at nawawala na ng tirahan ang mga isda o lamang dagat. Dumating pa nga ang pagkakataon na pati ang mga hayop sa karagatan ay namamatay sa duming napupunta sa mga corals. Kabundukan, nakalbo na, putol na matatandang puno pero hindi naman pinapalitan ito by planting another trees. Mas mabilis magputol kesa magpalaki ng mga puno. Sino po ba ang dapat mangalaga nitong mundo na nilikha para sa atin? Sino po ang pinagbilinan ng ating Lord God? Yes, dapat tayo, ikaw at ako, ngunit sino po ang patuloy na sumisira nito? Yes, ang tao. Let's be reminded, sa umagitan ng ating devotion this morning, God telling us, to you and to me,
In Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y ano po ang dapat gawin? Pagyamanin at pangalagaan. Pagyamanin, ibig sabihin to tend, to treasure, to enrich, preserve, foster, to nurture. Ito upang lumago pa at dumami pa. And then pangalagaan, to take care, to protect, safeguard, to keep, to save. Iingatan na alagaan na dapat ito'y magiging maayos at di masisira. Hindi mamamatay, umawawala na lang. Marami na po tayong endangered species, di ba po? Kasi hindi na natin napaparami na wala na mga bundok, puro subdivision na at magandang bahay ang andoon. Wala nang matatandang puno, kalbo na ang kabundukan at nagiging sanhi ito ng pagbaha o landslide. Nakakalungkot, ngunit ito po ang katotohanan. Huwag mawala ng pag-asa, baka sakali tayong lahat ay magising at maalala po natin yung role na dapat natin na ginagampanan, di ba po? I have some tips to protect or some tips para maprotektahan natin yung creation ni God. Nawa ay makatulong po sa atin ito. Malaki pa rin ang ating maitutulong, mga ka-faith. Meron po tayong lima, so ibigay po natin ng lima. Una, let's reduce, reuse, and recycle. Cut down on what you throw away. So, see to it ang ating mga itinatapon. Kung pwede pa nating magamit, so, reuse it. O kung hindi na, pwede na po nating i-dispose ito ng maayos. And then, sundin natin yung 3 R's. Okay, ano yung 3 R's? Reduce, reuse, and recycle. Then, second, volunteer for clean ups in your community. You can get involved in protecting your watershed. Kami po, naka-experience na sa tabing dagat, ay nanguha kami ng mga basura at ito ay talagang nilinis po namin. Nakakalungkot dahil ang tabing dagat ay puno na ng basura. And then educate. Patuloy tayong mag-aral, alamin natin upang paano natin maiintindihan ang kahalagahan at paano natin maiingatan ang ating mga natural resources. So, mag-aaral po tayo. And then fourth, conserve water. The less water you use, the less runoff and wastewater that eventually end up in the ocean. Okay po? So, kapag di naman natin ginagamit yung gripo, so patayin po natin yung ating mga gripo. So, nakakapag-save po tayo. And then fifth, shop wisely. So, buy less plastic and bring a reusable shopping bag. Meron na po tayong ganyan sa ating mga malls, di ba? So, nakakatuwa dahil meron na pong pagbabago. Iwasan na natin gumamit ng mga styro, di ba po, okay yun. Simula na po natin ito ngayon, hindi pa po huli ang lahat. Ibinigay sa atin ang lahat ng ito upang ating pagyamanin at pangalagaan. Please be reminded, ikaw at ako ay mabuting tagapangalaga. May we all be a good steward of creation. Amen and amen. Let us all pray. Yes, Lord God, we thank you. Alam po namin, Panginoon, na inilikha mo ang lahat ng bagay, Panginoon, na narito sa aming paligid. Salamat po dahil bago mo po kami inilikha ang tao, ay inihanda mo na po, Panginoon, ang napakagandang mundong ito na hinihingi po namin ang tawad dahil po sa amin ay unti-unti itong pumapangit at nasisira. Lord God, forgive us, Father God, kung hindi po namin ito naaalagaan, kundi kami pa'y nagiging sanhi ng pagkasira nito. Dalangin po namin, Panginoon, sa magitan ng aming devotion ngayon, ay muli naming maalala yung dapat na role namin na dapat naming gagawin. Ito po'y pagyamanin at pangalagaan. Panginoon, tulungan mo po kami at patuloy na patnubayan mo po ang aming paglakad upang ito po ay maingatan po namin. Lord God, gamitin mo po ang aming devotion for the whole week, Lord God, upang ang iyong mga anak, ang aming mga ka-faith ay muli ay kakitaan, Panginoon, ng mabuting
pangangalaga sa iyong mga ipinagkatiwala sa amin. Panginoon, dalangin po namin ang bawat isa, ang iyong mga anak na naririto at kasama po namin. Pagpalain mo po sila sa bawat ginagawa po nila. Nasaan man sila, Panginoon, anuman po ang kanilang pinagdaraanan, anuman po ang kanilang suliranin, anuman po ang kanilang karamdaman, Panginoon. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay at makita nila ang kapangyarihan mo na siyang laging nasa tabi nila at nagpapagaling, tumutugon sa kanilang pangangailangan. Lord God, samahan mo po kami sa buong araw na ito, sa buong sanglinggong ito, Panginoon, ng aming paggawa. Sa iyo pong mataas na papuri, Ama, ito pong aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Shout out! Hello po sa ating mga viewers! Julie Balatbat, Luz Biminda Dayap, Concepcion Gabi, Amirillo Noemi, Veronica Damilig, Aurelia Viloria Molina, Johnny Benigno Return, Vicky Ferrer, and Joward Hukadi, Josie Makalinao. Hello po! Thank you po sa lagi niyong pagsubaybay. Then happy, happy birthday po! Happy, happy birthday po sa ating mga birthday celebrators, gaya po ni Margela Abrejera, Reverend Arnel Vasquez, happy birthday, Reverend Johnny De La Cruz, and Deaconess Joanne Melad. Happy, happy birthday po sa inyo. Sabi po sa ating teksto, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Mula po yan sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Happy, happy birthday and God bless you. Kung meron man po sa inyong nagse-celebrate din ang kanilang wedding anniversaries, binabati rin po namin kayo. Yan, ito po'y para sa inyo. God bless you. Goodbye, everyone. Thank you so much for staying until the end. I am very grateful for your presence. See you again next Monday, 7 a.m. Please like and share this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel, NakshuMCPH, and kindly hit the notification bell to get notified when we post new videos. Umagang kay ganda, si Jesus ay kasama. God loves you, and so do I!